Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 3, 2024. At pag-usapan po natin, ito pong si Mary Grace Piatos. Napatunayan na po na hindi po siya tao at mukhang gawa-gawa lamang po ng Office of the Vice President. Ito siyempre, sina Sara Duterte at ng mga takuhan niya dyan sa OBP. Alam po ninyo, ang Philippine Statistics Authority ay sumagot na po sa kahilingan ng ating Kongreso, partikular yung Committee 4 na dumidinig dito. Ito po yung Committee on Good Government and Public Accountability. Ang chairperson po nito, ito pong si Joel Chua, kongresista mula po sa City of Manila. Basahin po natin ang naging balita kanina mula po sa IBC 13 Facebook page. News update. Ipinadala na ng PSA sa House Blue Ribbon Committee ang dokumento na nagpapatunay na walang record ng pagkakakilanlan ng individual na si Mary Grace Piatos. Hindi tao. Kasi wala naman sigurong tao dito sa Pilipinas na hindi po nakarehistro sa ating Philippine Statistics Authority. Kung meron man, ewan ko kung anong circumstances tungkol sa kanila. Pero malamang sa malamang, 99% o 100% lahat po ng mga tao dito sa Pilipinas rehistrado po sa PSA. Hindi mapatotohanan maging sa paraan ng birth certificate, marriage contract o death contract. Tatlo ah, birth certificate, marriage contract or death contract ang pagkatao ni Mary Grace Piatos na nakalagay sa mga resibo na ginamit sa pag-liquidate ng OBP confidential funds. Yan kasi yung dahilan ng OBP mga tol eh, na ibinigay po nila ang certain amount dito po sa nagngangalang Mary Grace Piatos. Confidential amount po yan, ano? Confidential funds na sinisikap sana ng ating mga kongresista na malaman kung paano ba ginasta ng tama ito pong confidential funds. Mamaya, meron po tayong re-reaction ng video. Ito po yung press conference ng House of Representatives kanina. Dalawa yun eh. Yung isa, kinover ng ABS-CBN, Makabayan Black yun. Pangalawa, yung mismo sa YouTube channel naman ng ating House of Representatives. Particular doon, sina Congressman Jude Desidre, saka si Congresswoman Roman ng Bataan. Basahin po natin yung letter ng Philippine Statistics Authority para po kay Chairperson Joel Archua. Nakalagay po dito, subject, request for verification of the civil registry documents of a certain Mary Grace Piatos. Dear Chairperson Chua, this refers to the request for verification of the civil registry documents like birth, marriage, and death of a certain Mary Grace Piatos relative to an investigation being conducted by your committee. Attached herewith is a certification with the results of verification on the documents of the above named individual from the Philippine Statistics Authority Civil Service or Civil Registry System database on the basis of the information provided for your reference from Undersecretary, National Statistician and Civil Registrar General Claire Dennis S. Mapa. Ito po yung attachment, certification. This is to certify that as per verification made from the Philippine Statistics Authority Civil Registry System database on the certificate of live birth, certificate of marriage, and certificate of death of a certain Mary Grace Piatos based on the information provided yielded the following results. Name of subject, Mary Grace Piatos. Type of document, COLB. Result of verification, negative. Record of birth in the PSA CRS database. Type of document, COM. Negative record of marriage in the PSA CRS database. And type of document again, COD. Negative record of death in the PSA CRS database. However, if additional information such as the name of parents of the subject, date and place of the vital event can be provided,
we can search further and be able to ascertain whether the civil registry document is available in the database. Issued this 25th of November, aba, ilang araw na pala nakakalipas nito, ngayon lang natin nalaman sa public, ano, to District Representative Joel R. Chua, Chairperson of the Committee on Good Government and Public Accountability, relative to an investigation being conducted by your committee. Ito, ebidensya na po ito, mga tol, na talagang nagsisinungaling ito pong Office of the Vice President sa pagkatao nitong Mary Grace Piatos. Huwag din natin kalilimutan na ang mga young guns meron pong reward na ibibigay sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon kung sino talaga ito pong si Mary Grace Piatos. Pero syempre, wala pong makakapagbigay ng impormasyon na yan dahil hindi nga po tao ito. Wala pong tao na walang record sa PSA. Lahat po ng tao dito sa Pilipinas, nasa makabagong panahon na po tayo, meron pong record sa PSA. Puntahan po natin ang mga naging katanungan kanina dyan po sa House of Representatives, kaugnay din po nito pong ating pinag-uusapan. At saka syempre, yung ating impeachment na ninanais para po kay Sara Duterte, kung saan ito pong kilala po nating journalist, ngayon po ay vlogger na rin, na si Anthony Taberna, nag-live streaming po siya kanina pero hindi ko po napanood ng buo o hindi ko po pinanood pa yung kanya pong live streaming sapagkat ang nakita ko pa lamang po sa kanyang title ay ang mga sumusunod. Sabi po dito sa kanyang live streaming kanina, impeachment versus VP Sara. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Oh, yan po yung live streaming ni Ka Anthony Taberna. Hindi ko po alam kung ano po yung tinukoy niyo dyan. Pero kung pagbabasihan po natin yung titulo ng kanyang live streaming, eh mukhang hindi talaga naniniwala sa impeachment na magtatagumpay ito pong si Anthony Taberna. Katulad na rin po ng mga previous na live streaming niya kung saan siya po yung nagpakalat ng impormasyon na supposedly ayon sa ating Pangulo ay a private communication tungkol po doon sa tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos na unimportant itong si Sara at saka kanya pong hinihimok o pinapayuhan ng Kongreso na wag pong ituloy ang impeachment dahil ito po ay hindi makakatulong sa sambayan ng Pilipino. Mamaya po natin puntahan yan pero unahin po muna natin ang press conference ng House of Representatives kanina. Pakinggan po natin sina Congressman Jude Asidre dito at saka si Congresswoman Roman. Morning po. May I get your comment on the certification from the Philippine Statistics Authority saying wala pong record yung Mary Grace Piatos sa kanila, no birth, marriage, or death record? In effect, that certification means that Mary Grace Piatos does not exist. Mm. And that has serious implications, you know. When you submit documents to the COA, na merong tao na nagngangalang Mary Grace Piatos. Tanong ko lang ang mga tol, ano, abogada ba itong si Congressman Geraldine R. Roman? Kasi ang alam kong abogado na Roman, yung kapatid niya, no, yung magaling sa TikTok, may mga vlogs po yun na legal ang pinag-uusapan. Eh, tanong lang naman yan at hindi ko po kasi kilala itong si Congresswoman Roman. Ang pagkakaalam ko, chairperson siya ng komitiba ng tumutukoy sa gender identity dyan po sa House of Representatives. Pakitulungan nyo na lamang akong alalahanin kung ano po yung committee na pinamumunuan ito pong si Geraldine Roman. Na nag-justify ng certain gastos pero mapatunayan mong wala, parang merong element of fraud doon. Mm. So I guess that has to be taken into consideration by the Quadcom as well, no? This new development. Maganda po na nanggaling na mismo sa PSA ang pagtitibay na wala hong taong nangangalang Mary Grace Piatos. At siguro tama lang po katulad ng sinabi natin sa si Congresswoman Geraldine Roman, no, na tignan no ng Committee on Good Government and Accountability kung anong implikasyon nito. Sabi nga natin, pag may nakita tayong mali sa isa, hindi malayong ganun din yung iba. May Latin dictum yun eh. Oh, yun Falsus yung katotohanan ngayon dito, na ang mali, hindi po dapat hindi busisiin.
Kasi pinalalabas po ng ilang mga sumusuporta dito po kay Sara Duterte, particular ito pong si Senator Ronald De La Rosa na tinalakay na po natin kanina, na sa kabila po ng pakiusap ng kanyang pinuno na si Senate President Kiss Escudero na huwag munang magsalita, agad itong nagsalita. Nag-interview si Karen Davila at ibinulalas niya doon ang kanyang biases kaagad parbor para kay Sara Duterte. At ayon nga sa kanya, wala daw maling ginagawa si Vice President Sara Duterte o ang Office of the Vice President. Pero taliwas po ito sa nakikita natin at ginagawang investigasyon or hearing ng House of Representatives. Kung merong mali, dapat busisiin. At kung merong mali sa isa, maaaring ang mga natitirang sirkumstansya na kaparehas po noon ay mga mali na. Yun ang sinasabi sa atin ngayon dito ni Congressman Asidre. Omnium in unum, falsis in omnium. Omnia. So, from a legal standpoint, we find probably kung sa kuan pa, may basis po tayo na tanungin. At suriin pa kung yung ibang mga resibo, yung ibang acknowledgement receipts, pareho din, kasing spurious din, no acknowledgement receipt na pinirmahan ni Mary Grace Piatos. Okay, tuloy lang natin ang pakikinig, mga tol, ha? And then yesterday po, merong inihain yung unang impeachment complaint against Vice... Unang impeachment complaint? Kasi napakinggan ko din po kanina sa bahagi ng press conference ng Makabayan Black sa ABS-CBN na ang Makabayan Black magkakaroon din po ng sariling pagpila ng kanilang reklamo for impeachment dito po kay Sara Duterte. Ang una kasing impeachment na binubuo po ng 24 articles ay ipinila po ng mga pribadong grupo. Ito lamang ay inendorso ng Akbayan Congressman na si Sir Danya. Kaya tingnan natin kung sino po sa mga mag-endorso na ito ang kakatigan ng House of Representatives. Ang kinakailangan boto po kasi dyan para ito ay umakyat sa Senado ay 1/3. Sa kasalukuyang bilang, sa napanood po natin balita mula sa TV5, 106 ang bilang po nila sa 1/3 po ng mayigit sa 300 na mga kongresista. At dyan natin malalaman kung talaga bang merong sapat na bilang na nagnanais na ma-impeach itong si Sara Duterte mula po sa Kongreso at kung ito ay aakyat sa Senado. Pero kung babalikan po natin yung naging vlog ni Anthony Taberna, mukhang hindi po siya naniniwala na magiging matagumpay ang impeachment laban kay Sara. Hindi na po siguro natin papanoorin ito pong vlog ni Anthony Taberna. Ibabase na lamang po natin ang ating opinion at yung mapapakinggan po natin sa press conference na ito base po doon sa titulo na ito nitong si Anthony Taberna. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Ano ang masasabi po dyan nitong mga kongresista na nakasalang po sa press conference, na naisalang sa press conference kanina? President Sara Duterte, among the grounds cited, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, alleged bribery, etc. Your comment po, and sa tingin niyo po ba may sapat na panahon pa ang mababang kapulungan? Oh, ito yung sasagot doon sa sinasabi ni Anthony Taberna. Again, hindi natin alam kung ano yung katwiran ni Anthony Taberna doon. Ako naman, wala akong masamang tinapay para kay Anthony Taberna. Nagkamali na ako noon sa pagbira sa kanya nung kinampihan ko si Vic Rodriguez. Akala ko kasi makatuwiran si Vic Rodriguez, pero lumabas sa huli na si Vic Rodriguez ay winalanghiya ang taong bayan. Kaya tama lamang yung naging expose ni na Anthony Taberna at iba pa tungkol sa kanya. At ayoko nang maulit yon. Kung ano man yung opinion ni Anthony Taberna, hindi po ako Iglesia ni Cristo, pero ako po ay rumerespeto sa kanya. Balik po tayo dito po sa pakikinig. Para dito sa impeachment process. Well, from a personal point of view, yesterday I was clear during an interview na hindi ako parang, I'm not inclined, no, to push for an impeachment process, no, kasi ito rin ang pananawagan sa amin ng Pangulo. I guess yung pananawagan ng Pangulo, hindi naman ang inialam siya sa aming mandato dito sa Kongreso, kundi pagpapaalala lamang na merong mga mahalagang issue. Dalawa na silang nagsasabi tungkol sa naging pahayag ng ating Pangulo.
na hindi po yan pagdidikta, kung hindi pagpapaalala ang ginamit niyang termino. Si Congressman Gutierrez ng One Rider Party List, i-describe niyo naman yung pananalita ng ating Pangulo bilang advice. Ano? Ako, naniniwala ako doon. Pero sa pagsulong ng impeachment, kung ito ba ay matuloy o hindi, eh dumitis sa gripo ako sa ating mahal na Pangulo. Kasi nais ko po talagang mag-impeach ang House of Representatives at ito'y mauwi sa isang full-blown impeachment trial para doon makita po natin ang mga ebidensya na sinasabi po laban kina Duterte, particular kay Sara Duterte. Yung na dapat naming harapin at talakayan dito sa Kongreso. Another point of view, from a purely constitutional point of view, bahagi po itong ng aming mandato sa Kongreso. Kung merong nag-file ng impeachment complaint, we have no choice but to process this complaint. It has to go through the entire process, no? From the filing, to the referral, to the Justice Committee, to the deliberations, the voting, yan and then if approved. Lahat ng sinabi ni Congressman Roman, proseso ah. Eh ang tanong, may panahon pa kaya? Sa napakaraming binanggit niya na yan na proseso. Referral to the Senate. Do we have material time to process this complaint? Looking back at the tatandaan niyo yung Corona case, si Justice Corona, that took approximately around 4.5 months. So the question is, ano bang break natin? December 21, mababato na kaya yan sa Justice Committee? Tapos if we start by January, tapos magbe-break kami ng bandang Febrero, magre-resume kami ng election year, bandang Mayo na, okay lang. Yan ang medyo talagang parang mahirap isipin ngayon kung magpo-proceed ito kasi election time talaga next year at magiging busy ito pong mga kongresista at mga senador. Tapos kasama pa dyan syempre yung kanilang mga legislative activities. Pero alam niyo, isa rin sa magandang sitwasyon kung bakit magkaroon dapat ng isang impeachment trial ay para magbukas ito sa isipan ng napakaraming mga Pilipino. Dahil dito rin natin malalaman kung sino talaga yung nagpapanggap na kunyari kakampi sa administrasyong ito pero maka Duterte pala. Both Congress, the House of Representatives and the Senate of the Philippines. At dito rin natin malalaman kung sino naman yung mga re-electionist na senador na baka iboto pa ninyo. Dahil akala ninyo kumakampi na sa ating kasalukuyang gobyerno, pero ang katotohanan pala, mga loyal kay Duterte. No? Kasi pagka meron pong impeachment trial, talagang lalabas at lalabas ang loyalty ng mga ito, kung nakanino. Para ba sa taong bayan o para ba sa mga Duterte? Sana talaga matuloy ang impeachment. But walang choice gawin, kundi gawin ang trabaho ng Kongreso. So nasa Justice Committee na sa aming kapulungan and let's see what's going to happen. It's hard to say. Ako yung masasabi ko lang, no, siguro sa nitong paghahain ng impeachment complaint ng mga civil society groups sa isa lamang pagpapatunay na ang taong bayan mismo ay naghahanap ng accountability sa kanyang mga sa kanilang mga halal na pinuno, lalong-lalo na sa kasong to sa vice president. Yan ang pinakapunto kung bakit isa sa mga dahilan na dumidisagree ako sa naisin ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Naghahanap po tayo ng accountability. Transparency. Kasi pera po natin ang pinag-uusapan dito, mga tol. Lahat po tayo nagbabayad ng buwis. Alam niyo po ba kung ano-ano ang forma ng buwis? Baka kasi akala po ninyo, ang buwis ay para lamang doon sa mga sinasahod po natin at ito po ay bahagi, nagbabayad tayo. Hindi po. Lahat po ng mga Pilipino, kahit wala kang trabaho at that time, pero bumili ka ng produkto na meron pong value-added tax, di ibig sabihin, nagbabayad ka rin ng buwis. At bahagi ng buwis na yan ang ibinigay sa Office of the Vice President, saka sa Department of Education, na confidential funds. Karapatan po natin na malaman kapag ka pera po ng bayan ang pinag-uusapan kung ito po ay nagasta ng tama. At sabi nga po dito,
ni Congressman Asidre, hindi po absolute ang confidentiality. Kapag kamali na po ang pinag-uusapan, dapat po itong suriin. Tuloy po natin ang pakikinig. Presidente, ito na siguro naman, ito'y pagpapakita lang ng mga issue na nailahad ho sa mga iba't ibang pagdinig dito sa Kongreso, lalong-lalo na sa Blue Ribbon ng House. No? Ang sa atin lang ho bilang mga kinatawang ng tao, meron ho tayong mandato. We have the constitutional duty and we're bound by that mandate to act on all impeachment campaign, all impeachment complaint filed with the House. No? Siguro kung ano yung timetable, ay yun po ay bubusisiin ng liderato ng House. Kasi syempre, hindi lang ho sa... Sabi ni Otto Spray Painter, may punto rin naman siya. Wrong timing kasi pag di nag-prosper yung impeachment complaint ngayon, magkakaroon ng isang taong immune si Sarah. Totoo naman po yan. Ano? Pero, baka pwede naman. Ayun lang naman, ang sa atin nga is magkaroon ng impeachment trial. Hindi naman, ako in particular, hindi ko naman hinahangad mga tol ang conviction sa ngayon itong si Sarah Duterte. Malabong mangyari yan sa setup po ng, sa istruktura po ng Senado ngayon. Hindi makakakuha ng 16 na boto mula po sa mga senador para po i-convict itong si Sarah. What is important now is makita natin yung mga ebidensya. Napakahalaga po noon para yung mga supporter na mga politiko ng mga Duterte, talagang totally, hindi na po mabigyan ng pagkakataon na makabalik sa kanilang mga pwesto. Yun po ang primary reason. Ngayon, kung talagang hindi mangyayari na makonvict siya, one year is napakabilis naman. By December 2025, pwede na ulit. Kasi yun lang naman yung maaaring maging panahon eh. O kaya, kung umabot sa impeachment trial ito ng buwan ng Marso, eh by 2026, sa buwan ng Marso, pwede na ulit pailan ng impeachment. Napakabilis lang ng panahon, pero dapat masubukan ng ating mga kongresista kung ito ba ay makakaakyat talaga sa Senado o hindi. Yun sana. Ano? Anyway, yan naman ay kanya-kanyang paniniwala at opinion lamang tayo. Isa lang naman yung pinaghuhugutan ko, ebidensya na dapat makita ng taong bayan. Filing at hindi lang ho sa proceeding sa mababang kapulungan, kailangan din natin tignan ang willingness din ng mas mataas na ng mataas na kapulungan ng Senado kung may oras din sila for the trial. This is not to give excuses. Definitely, we are all for accountability. But then again, katulad ng sinabi ng ating Pangulo, ang mahalaga din dito ay hindi tayo ma-distract sa iba pang mahalagang gawain ng... Yan naman ang isa sa pinakamahalagang punto kung bakit marami din pumapanig sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi distraction talaga ito sa trabaho ng ating Kongreso. Biruin mo, instead na nakakapag-focus sila sa mga legislative agenda, eh mayroon pang impeachment process na kanila pong aasikasuhin. Kaso lang, wala eh, nandun po sa ating konstitusyon yan eh. At bahagi po yan ng mandato nila na dapat po nilang aktuhan kapag may reklamo po ng impeachment sa isang impeachable officer. At sa parte na ito ni Sarah Duterte, napakarami nga pong dahilan eh. No, hindi lamang po isa, kung hindi lima, pero ito po ay sinimplified sa apat. Ano-ano ba yung mga grounds for impeachment na sinasabi po ng mga grupo na nakapag-file na ng complaint laban kay Sarah Duterte? Betrayal of public trust, graft and corruption, commission of high crimes, ano pa ba? No? Bribery. Meron pang isa na hindi ko maalala bigla. Basta ang hindi lamang binanggit sa anim ay yung treason, considering na wala naman po tayong gerang kinabibilangan sa kasalukuyan. Pero lima po iyon, sinimplified lamang sa apat na dahilan at ito po ay binubuo ng 24 articles of impeachment. Ay inyong Kongreso, nandyan pa po ang pag-ratify ng ating budget, nandyan pa po ang mga naiiwang mga batas ng ating ng illegitimate. Yun, thank you so much kay Jarin Alexa Shim. Tama po siya.
culpable violation of the Constitution. Salamat po. Agenda ng administrasyong ito, meron pa yatang tatlo o dalawa na naiiwan, although ito po yung mga pahabol na ho kasi ang kabuuan ho ng legislative agenda ay naipasa na ho ng House of Representatives. That being the case, this will be a careful balancing act on the part of the leadership and the part of the House. Of course, the leadership has yet to... Opo, nakatayo ako ngayon kasi napapansin ko po kapag lagi ako nakaupo, namamanhid po yung mga lower extremities ko. Kaya ito naman pong table na ginagamit ko sa pagbablog, automatic po ito eh. Pwede ko pong ibaba, pwede ko pong itaas. Mas minamarapat ko na lamang ngayon na tumayo para kahit paano yung mga dugo sa aking lower extremities nagpo-flow ng maayos. Salamat! Salamat po. Napansin nyo yan. Give their definite guidance on the matter. But nonetheless, I think most of us members of Congress are one in saying that we are ready to undertake our constitutionally bound duty to tackle the impeachment complaint. Salamat ha, kasi baka mag-alala kayo, masyadong mababa bigla yung photograph ni Pangulong Bongbong Marcos. O, hindi po, sa nagkataon lamang na tumayo na po ako, kaya po mataas na po. Kasi 5'10 po ang height ko, kung mapapansin nyo nga po, halos abutin ko po itong glass cabinet. Pero pag nakaupo po ako, mataas po si Pangulong Bongbong Marcos. Ayoko na pong i-adjust kasi baka sa susunod, bigla akong umupo, mag-a-adjust na naman ako. And hopefully, yung pangarap ko na malaking painting ni Pangulong Bongbong Marcos, sooner or later, mailalagay po natin dito yon mga tol. Papalitan ko po ito. Maganda po yung ipapalit natin dyan. Anyway, balik po tayo. Na-divert yung ating pinag-uusapan. Balik po tayo dito. Afuli na lang. Will this be a priority of the lower house? At would, if you would know lang, nasa ang stage na po ito. Yesterday, it was filed. Verified na po ba? Sa ang stage na po ito? It was filed yesterday, no? And we have 10 days for it to be referred by the speaker to the plenary. Hindi naman siguro sa whether priority or hindi. Kasi nakita nyo naman ho sa mga na mga pagdinig ng Kongreso, lalong ng House of Representatives, lalo na sa good government at sa Quadcom, naging prioridad naman talaga natin ang paghahanap ng accountability sa Office of the Vice President. Ang difference lang sa impeachment, there are clear timelines that we need to observe. Siguro yun na muna sa ngayon, no? Kasi hindi naman ho ito katulad ng ibang legislation na walang deadline. Ito may mga deadline po kaming kailangan isa alang-alang, at I think that would be part of our mandate to observe and undertake. That said, rest assured na kung anumang processing, no, deliberations, they will be transparent and they will follow to the small letter, no, lahat ng dapat isang what we have to take in mind. For example, the isingit questions nga natin itong vlog po ni Attorney Rene Bueno. Hindi ko pa po kasi ito napanood, pero mukhang malaki ang kaugnayan sa impeachment ni Sara Duterte. Panoorin po natin at reaksyonan natin ito pong vlog ni Attorney Rene Bueno. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros, mga kompanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Rene Bueno. Kahapon po ay na-file na yung impeachment complaint laban. Merong titulo itong vlog na ito na Express Impeachment Against VP Sara Duterte. Pwede bang gawin ng Congress? Kasi na-curious ako mga tol sa title, hindi ko pa po ito napapanood. Sabay-sabay po nating papanoorin ngayon, pero hindi po natin tatapusin. Nakakahiya naman po kay Attorney Rene Bueno eh. Kuha lang tayo ng idea kung ano ba itong tinutukoy niya. Express impeachment, mabilisang impeachment laban kay Sara Duterte. Man kay Vice President Sara Duterte. At ayon doon sa 17 complainants, dami nila, no? Mga private citizens to. Ay gumamit sila ng 5 grounds, no, to impeach the Vice President, to remove the Vice President from her office. And the first ground used is a culpable violation of the Constitution. Number 2 is betrayal of public trust. Number 3 is bribery. Number 4 is graft and corruption. And number 5 is other high crimes. So ito po ay tinanggap
ng Secretary General of the House of Representatives. At yan ay within 10 days ay ika-calendar na no, sa Kongreso. At pagkatapos niyan, dito po ay i-refer na sa Committee on Justice. Dito sa Committee on Justice, magkakaroon ng lengthy deliberations yan. Magkakaroon ng mga investigations. At yan ay pagbobotohan. At kailangang makakuha ng one-third votes ang mga complainants, no, upang ito ay madala sa plenaryo at muling pagbotohan na kailangang makakuha ng simple majority so the articles of impeachment can be endorsed, no, doon sa upper chamber, doon sa ating Senado. At ang mga katanungan ngang lumabas kahapon ay kung ito bang impeachment complaint na to ay magpo-prosper pa sa House of Representatives considering that there is already a limited period of time to act on the matter of impeachment. E biruin mo, December 2 kahapon, isinampa. Ang Kongreso ay mag-a-adjourn sa December 21. So there is limited time already on the part of the House of Representatives upang umaksyon dito sa impeachment complaint. So kapag sinunod natin yung regular process, ay remote ang possibility to act on the impeachment complaint. Nako. Pero ayon naman po sa Article 11 section. Remote ang posibilidad, ano? Mukhang may punto si Anthony Taberna para tawagin niya sa kanyang titulo ng live streaming na malabo pa sa sabaw ng pusit. In 3 of the 1987 Constitution, ang ating pong House of Representatives ay may inherent power upang hindi muna sundin ang kanilang rules of procedure pagdating sa impeachment at pwedeng iset aside dyan at mag-adapt ng panibagong rules of procedure upang ma-expedite yung impeachment process. Pwede no? pala yun. At, ano? Panoorin po natin ang buo mamaya ito, ha? Pwede palang hindi mo na sundin ng Kongreso yung rules para lamang mapabilis yung impeachment process. O, sige, panoorin po natin yan mamaya. Kasi nakakahiya kay Attorney Rene Bueno, fresh na fresh po itong vlog na ito tapos ipe-play lang natin dito ng buo. Hindi po maganda yon. Kaya balik po tayo dito po sa pakikinig sa press conference kanina. At meron palang reaksyon itong si Congresswoman Geraldine. Nakita ko lamang po dito, mukhang meron daw gay remarks ito pong si Sara Duterte. Oh, ano kaya ang masasabi? Akala ko ba okay na okay si Sara Duterte kasi sabi nga nila AC/DC ito. Bakit siya magbibigay ng gay remarks na hindi maganda? Oh, tingnan natin yung konteksto. Lang din kasi nung kasagsagan ng pag-transfer kay Luisex Zulay Galobes na PDP. Merong isang incident with the Vice President of the Police na parang derogatory. Ayun. Sabi niya, "Huwag kayong bakla." Sabi niya sa mga pulis. Oh, di ba? Hindi maganda yon. Eh, she herself, sinasabihan at inaakusahan na ACDC, lesbian. Tapos, sasabihin niya ngayon sa mga pulis yung hindi magandang remarks tungkol sa mga miyembro ng LGBT community. Ano kaya masasabi dito ni Congresswoman Geraldine Roman? Kasi si Congresswoman Geraldine Roman yata, mga tol, ay miyembro ng LGBT community. Ano? Hindi po siya talaga born na babae. Sa kanina, parang sinabi, huwag kang bakla, inanunsyo yung polis. Well, I saw it, and really, we should not equate being gay or being trans or being lesbian. Wala, baka nagkamali ako, ano? I'm sorry, ha? I stand corrected. Tingnan niya natin si Congresswoman Geraldine Roman, kung ano po yung kanyang Geraldine Roman. Ayan. Palagay po dito, born April 23, 1967. Magaling po itong kongresista na ito eh. Sa totoo lang kapag pinapanood ko po itong magsalita. A Filipino journalist and politician serving as the representative of Bataan 1st District since 2016. She is the first transgender person, oo nga po, elected to the Congress of the Philippines. Tama naman pala. Baka kasi nagkamali ako eh, nakakahiya. Patuloy po tayo dito. Yan, with being weak. I think it's quite surprising and kind of disappointing, the remarks, you know, knowing that the Vice President is a declared supporter of the LGBT community. I did not expect that kind of remark from her. Speaking of Vice President Sara, what's your reaction to President Marcos's
a statement calling on lawmakers to back down on... Anyway, yun lang, ano? Napakinggan na natin yung kanyang reaksyon sa pagtawag ng bakla ni Sara Duterte. Tuloy po natin ang pakikinig dito sa press conference nila kanina. It is correct in form and in substance. And syempre, papakinggan natin lahat ng panig. Ano? Due process will be followed. And this is in accordance with what we have been fighting for the longest time. And the reason why there is a quadcom. This is about the rule of law. We want to send a clear message to everyone. Kami po na gumagawa ng mga batas. Siyempre, kailangan namin i-uphold ang rule of law. Batas lamang po, walang sinisino, dapat lahat pantay-pantay. Okay. Thank you, Bibian. Anyway, we'll take the next... Punta nga ako sa mga comments ninyo, mga tol, kasi ang paniniwala, mukhang mahihirapan dahil limited ang oras ng House of Representatives. Kaya baka hindi matuloy sa isang full-blown trial itong impeachment laban kay Sara Duterte. Ano ang masasabi nyo tungkol sa ating pinag-uusapan, mga tol? Sabi ni Rafael Diga, pati lahat sana ng nasa pwesto ma-impeach para magkaalaman na daming korap sa gobyerno. Kala naman malilinis mga ito. Bakit mo i-impeach ang lahat ng nasa pwesto kung wala namang maling ginagawa? Oh, sino pa? Science and Facts, good evening. Si Randy Milan, pag mapatunayan na nagnakaw si Pusit, kasuhan at ipakulong. Eh, tingin ko ibang aspeto kasi yung criminal prosecution at yun ay nagpapatuloy na sa kasalukuyan. Iba rin naman itong impeachment, no? Political process in order to remove her from office, while criminal prosecution is to determine her accountability sa mga ginawa niya sa ating gobyerno at sa ating mga kababayang Pilipino. Okay, sino pa? Sabi ni Ananias Aguila, baka kung hindi tao, baka nasa Malacanang. Tanong mo kay Lisa Tanas. Ay, anak ng teteng, meron nanonood na tanga. Nabasa ko yung mensahe. Ibian Bell, maraming salamat sa iyong super sticker. Yan. Tol, paano pag hindi lumusot sa Senado ang impeachment? Anong mangyayari? Mag-aantay po tayo ng isang taon at muli pong may impeach naman yan si Sara Duterte. Sabi ni Ricky Renzo, okay lang, postponed, basta next time tuloy nila after election. Pwede rin. Okay? Ang daming mga tangang nakapasok, ano, na mga didishit. Pagka didishit, tanga at bobo talaga eh. Okay? Narinig ko yung sabi ni former Senator De Lima. Sabi, if there's a way, there's a will. Totoo naman po yan, Lilibet Carino. Kapag ginusto nila, mangyayari po yan. Okay, si Jean Karunungan. May next year pa naman kung di mag-succeed ngayon. Gang may panahon pa kay PBBM, huwag mawawala ng pag-asa. Pero sabi ni Attorney Bueno, expedite or Sara resign. Yan. Si Rally Sikbida. Tao yan, kaya may pirma. Ginamit lang ni BP ang name ng Mary Grace Piatos, pero ang totoo, si Sara at Mary Grace Piatos, iisang tao yan. Balikan nga natin yung balita na yan, ano? Mary Grace Piatos hearing. Tingnan natin. Ito kasi yan eh, oh. Walang anumang civil registry. Ah, ito lang yung kanina. No? Napag-usapan na natin. Pero dito, who is Mary Grace Piatos? Lawmakers offer 1 million reward. Pakinggan natin ito, mga tol. A cash reward is put up by several Philippine congressmen in a bid to verify the existence of a supposedly bogus signatory in the confidential expenses of Vice President Sara Duterte. Vivian Gulia returns with this report. Dated 12:30. Mary Grace Piatos was how congressmen read the name of a person who supposedly signed an acknowledgement receipt presented during the November 5 hearing of the House Committee on Good Government and Public Accountability. They say the receipt was part of the document submitted by the Office of Vice President Sara Duterte to the Commission on Audit to justify its 120... Diba, bahagi ng mga dokumentong isinumite ng OBP sa COA. 5 million pesos confidential expenses in 11 days in 2022. Some lawmakers observed that the name Mary Grace Piatos resembles a combination of a popular restaurant and a local snack brand. Kaya napakaswerte nung dalawa. Yung Mary Grace Resto,
at saka yung piatos na chicherya, libreng-libre sila ngayon sa pag endorse ng kanilang produkto. Eh, milyon-milyon ang ibinabayad ng mga yan kapag i-endorse yung kanilang produkto. Pero ngayon, pinag-uusapan sa harapan ng publiko. Prompting them to suspect that the receipts were bogus. Members of the House Committee on Good Government and the House Quad Committee contributed to raise a reward of 1 million pesos for anyone who can help identify Mary Grace Piatos. Kasi ang sinasabi ng Office of the Vice President, totoo si Mary Grace Piatos. So, kasi kami, hindi kami naniniwala na totoong may Mary Grace Piatos. So, sinasabi nila, totoo. So, kung sino yung mga kakatulong sa amin para mahanap si Mary Grace Piatos, handa pong magbigay ng pabuya. Pag nakikita mo kasi 1 million pesos yan, mga tol, ha? Kung sino ang makakatukoy kay Mary Grace Piatos o sa sino man makakapagbigay ng impormasyon tungkol po sa kanya.